Itong kapatid natin na matutunghayan natin sa ngayon ay siya ay dati nang nagsahada. Subalit minabuti niyang magsahada ulit. So walang masama. Alhamdulillah, bagkus lahat naman tayo ay lagi na rin nagsasahada, no? Nagsasabi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala itong kapatid natin, biyayaan siya ng Allah ng maraming biyaya dahil sa kanyang patuloy na pagtahak ng tamang relihiyon, na kung saan ay ang relihiyong Islam na relihiyon ng lahat ng mga propeta, magmula pa kay Adan hanggang kay Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Moses, David, Propeta Jesus, hanggang sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad. Suma kanila lahat ang kapayapaan, ang kanilang religion ay ang Islam. Okay, brother. So, ready na, brother. Susundin mo lang ang sasabihin ko. Sige, brother. Oh, sige. Itatagalog na lang natin. Ha? Unahin na lang natin ang Tagalog, no? Sige, Ustad. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Na walang ibang Diyos. Na dapat sambahin. Na dapat sambahin. Maliban sa Allah. Maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi. Na si Propeta Muhammad. Na si Propeta Muhammad. Ay sugo ng Allah. Ay sugo ng Allah. At ako ay sumasaksi. At ako'y sumasaksi na si Propeta Jesus. Ng Propeta Jesus ay sugo ng Allah. Ay sugo ng Allah. Hindi na ipako sa krus. Hindi na ipako sa krus. Hindi na patay. Hindi na patay. Ngunit. Ngunit. Itinaas siya. Itinaas siya. Ng Allah. Ng Allah. Sa kanya. Sa kanya. Ako ay tumatalikod. Ako ay tumatalikod sa lahat ng relihiyon. Sa lahat ng relihiyon na sumasalungat. Na sumasalungat sa relihiyong Islam. Sa relihiyong Islam. Okay, i-Arabic natin, ha. Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Pagpalain ka ng Allah, kapatid, biyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalubang kanya ng maraming biyaya, na kung saan ay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Lagi nating alalahanin na ang pamumuhay natin dito sa mundo ay temporary lamang tayo. Hindi natin alam, bukas makalawa ay mawawala na tayo, tapos ng history. So habang nabubuhay pa tayo, kapatid, lalong-lalo na ngayong mga panahon na pandemya, so dapat ay magbalik loob tayo sa Allah, kasi itong mga ganitong mga pagkakataon na ibinigay ng Allah, may mga sakit, may mga virus na dumarating, at ito ay signal na talagang tayo ay mga makasalanan. Marami sa atin na mga gumagawa ng mga kasalanan. So ang kinakailangan natin ay ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anhin natin ang mga maraming mga gamot, maraming mga vaccine o ano man dyan, ay lahat ng mga yan ay mga dahilan lamang. Ang pinakadabis na gamot ay magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating lakas na pananampalataya, ipagkakaloob ng Allah. Kahit anong gagawin ng isang tao, kung hindi ipagkakaloob ng Allah na siya ay gumaling, ay hindi pa rin gagaling. So lahat ay magbabalik-loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong manalangin ng kapatawaran sa Kanya, kasi kahit nasabihin man natin na wala tayong ginagawa na masama, pero sa totoo lang, sa araw at gabi ay lagi tayong nagkakamali. Walang sinuman na tao na hindi nagkakamali, bagkus lahat ay nagkakamali. Sa araw at gabi ay lahat ay nagkakamali tayo. Magkakaiba-iba nga lang ang ating mga nagawang mga ibig sabihin ay kamalian. May malaki, may maliit,
dipindi na sa tao kung ano ang kanyang mga ginawa na kamalian. So lahat ng mga tao, mga angka ni Adan sa araw at gabi ay nagkakamali. So ano ang gamot ng ating pagkakamali? Pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah ang nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Kullukum tukhti'una billayli wan nahar. Sabi ng Allah sa hadith al-Qudsi, lahat kayo ay nagkakamali. Billayli wan nahar, sa gabi at sa umaga. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, at ako ang nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maghingi kayo sa akin ng kapatawaran at patatawarin ko kayo. So alhamdulillah, malaking bagay ito kapatid, na kung sana ikaw ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan ka palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapangako na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hinding-hindi tayo bibitaw sa ating pananampalatayang Islam, na kahit anong man ang mangyari, kasi ito na ang katotohanan, ang Islam, ang katotohanan, ang tamang relihiyon, ang tunay na relihiyon na katanggap-tanggap doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking biyaya, ha? Malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. Kung wala ang Islam, wala ang kaligayahan, wala ang kaligtasan. Hindi natin matatamo ang kaligtasan kung hindi ang Islam. Alhamdulillah, pagpalain ka ng Allah, masaya kami bilang inyong mga kapatid. Ikaw ay kasama namin, inshallah, sa pananampalatayang Islam. Ikaw ay nandito ngayon sa Kuwait. Inshallah, pagkatapos ng pandemya na ito, inshallah, patuloy tayong makikita-kita tulad ng mga programa natin. Mayroon tayong weekly na pag-aaral sa saan mang tanggapan ng IPC, Islam Presentation Committee, o Kuwait Philippine Cultural Center, at mayroon din tayong linggo, ano kay Friday, na pagkikita-kita, at iba pang mga, ibig sabihin, mga programa natin dito sa Kuwait. Kaya nga lang, dahil sa pandemya, ay medyo natigil pa ang mga programa para sa ating mga kapatid na mga mananampalataya sa pananampalatayang Islam. So, alhamdulillah, pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway maging daan ka ng patnubay para sa iyong mga kapatid, mga magulang, mga pamilya, kamag-anak, kababayan, kakilala man o hindi kakilala, dahil ibig sabihin, napakalaking gantimpala na ikaw ay maging dahilan. Kahit na hindi ka na magsalita, makikita lang ng iyong pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, hindi kakilala, makikita lang nila ang iyong pagbabago, ha, ang iyong pagiging matuwid sa pananampalatayang Islam. Hindi imposible na bukas makalawa sila naman ang yayakap sa pananampalatayang Islam. So naging dahilan ka ng pagyakap nila sa pananampalatayang Islam. At dahil doon ay ikaw na ang pinakamayaman, ha, dito sa mundo. Kasi mayaman ka pa sa mga taong mga mayayaman, na kilalang mga mayayaman, kasi kung bakit mas mainam pa sa mundo at sa nilalaman ng mundo ang ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala. At sa ibang hadith ay mas mainam pa sa sinisikatan at nilulubugan, lahat ng mga sinisikatan at nilulubugan ng araw ang gantimpala na ipagkakalob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So payo na rin natin ito sa ating mga kapatid na mga Muslim, mga balikislaman o mga Moro, na maging huwaran tayo sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. Huwag tayong maging bastos, huwag tayong maging masama ang pananalita, huwag tayong maging sita ng sita. Kung ano mang nakita natin ay pinagagalitan natin, sinisita na natin. Huwag tayong madali magsabi na yan ay haram, yan ay haram, yan ay haram. Napaka-critical. Ha? Kung hindi nabanggit sa banal na Quran o sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga ijma o kaya sa mga ulama, kung hindi ay huwag tayong agad-agad magsalita na yan ay bawal, yan ay bawal, yan ay bawal. Siguraduhin natin, kasi mayroong mga halal at mayroong mga bawal. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Ang mga halal, ang mga ipinahintulot ay malinaw, maliwanag. Nandiyan sa banal na Quran, nandiyan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga haram, mga ipinababawal, maliwanag. Nandiyan sa banal na Quran, nandiyan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mayroon po kayong mga payo sa ating mga kapatid na nanonood, kasi naka-live tayo ngayon, lalong-lalo na sa hindi pa mga Muslim, ay welcome po kapatid. Wala na po. Okay, so alhamdulillah. Maraming salamat sa ating mga kapatid na patuloy na sila ay tumatangkilik sa ating live, na kung saan ay mashallah, no? Sila ay laging nananalangin sa Allah. Nagwi-welcome sa iyo, brother, no? Masha'Allah, Allahu Akbar, masha'Allah. Nag-welcome sila
ni-welcome kanila, pinapanalangin kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isa sa magandang purpose ng paglalive natin sa mga tao na nagsasahada, kasi yung panalangin ng ating kapatid ay alhamdulillah, mashallah, ilan sa mga brother, mga sister, manalangin pa naman sa atin. So yun, nagiging dahilan yung live natin na nananalangin sa isang taong yumayakap sa Islam. So gantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala.